Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang iyong telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Inang sag nalinis kami ay hini sa Diyos ama namin awang inimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. 31 ng buwan ng Mayo, katapusan ng buwan na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At dito'y isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Pagsamasamahin po natin ito at idulog sa puong may kapal. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamatan ka namin.
Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yeso Kristo, bukto na Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklon sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birhing Maria, na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birhing Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtatagumpay, makikigalak siya sa inyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan.
gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at walang munti ng pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing poong bayan ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ni Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sa Diyos na tagapagligtas, Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabing, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa inyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinapangalat niya ang mga palaluang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth
nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bagamat medyo maulan, ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon ay ipinagkakaloob sa atin sa ating pagdiriwang na ito ng banal na Eukaristiya. Bakit nga ba ipinagdiriwang natin as kapiyastahan ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth? Ano ang significance nito? Ano ang importansya? Bakit natin ipinagdiriwang? Ang importansya po nito ay si Maria bilang modelo ng apostolado. Model of apostolate. Paglilingkod. Ano, dahil kung titingnan po natin, ang pinakadakilang gawain ng simbahan ay dalhin at ipakilala si Jesus sa mundong ito, sa sanlibutang ito. At ang pinakadakilang tugon bilang mga Kristiyano, ang dalhin at ipakilala din natin si Jesus sa ating kapwa-tao. Ito yung tinatawag na inseparable na dapat ganapin, inseparable duties and responsibility ng simbahan at ng Kristiyano. Bagamat strictly speaking, iisa ang simbahan at ang Kristiyano na sinasabi dito, dahil ang simbahan ay hindi lang nangangahulugan sa structure, kung hindi yung bumubuo ng sambayanan, tayong lahat bilang mga tinubos ng ating Panginoon, mga Kristiyanong, mga binyagan, bilang mga Katoliko, tayo ang inaanyayahang tumugon na ipakilala at dalhin ang ating Panginoon, sino man ang ating makainkwentro. Marahil ang ating pagninilay ay isisintro natin sa katanungan, papaano ba maging maligaya? Papaano ba maging masaya? Nakita natin ang 2 buntis na nagkaroon sila ng inkwentro sa ating ebanghelyo ngayon. Parihong masaya si Elizabeth, si Maria. Isang kadahilanan ay tingnan ang lahat ng pangyayari bilang biyaya at pagpapala galing sa Diyos. Hindi tiningnan ni Maria na isang malaking responsibilidad o duties ang kanyang pagdadalang tao ng anak ng Diyos. Right after noong marinig niya na siya ay magdadalang tao sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, gumawa kaagad ng hakbang si Maria para maipalaganap kung ano ang nararapat at nilalayon ng ating Panginoon. Hindi alintana ni Maria ang 144 kilometers na kanyang nilakbay, na kanyang nilakad. Alalahanin natin at that time ay walang sasakyan at bulubundukin ang lugar na kinalalagyan ni Zacarias. Kung atin po itong iaakma ngayon, ang layo po nito mula Maynila hanggang Lucena City. Nilakad po yun ni Maria para marating lang ang kanyang pinsang si Elizabeth dahil nabalitaan niya kay Anghel Gabriel na ito'y nagdadalang tao, 6 buwan nang nagdadalang tao. At alalahanin po natin at that time ay wala pang cellphone. Hindi na i-text ni Elizabeth si Maria ang kanyang pinsan na siya'y nagdadalang tao. Narinig lamang ito ni Maria sa pamamagitan ng Anghel Gabriel ng anunsasyon sa kanya na siya ngay magdadalang tao lalang ng Espiritu Santo. At idinugtong ito ng Anghel Gabriel na walang hindi mapangyayari ang Diyos dahil ang iyong pinsang si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging baog
nagdadalang tao siya ngayon, 6 na buwan nang nagdadalang tao. Ito yung tiningnan ni Maria, hindi kung ano kabigat, kung gaano kabigat, kung anong problema ang dala nitong pagdadalang tao niya, maging ang pagdadalang tao ni Elizabeth, kung hindi tiningnan ni Maria na biyaya at pagpapala ang lahat ng ito. Ikalawang puntos para tayo maging maligaya at masaya. Sa mga pagkakataon na parang sinasabi natin na wrong timing, ano ho, walang mentality dapat ang tao na nagsasabing wrong timing ang mga pangyayari. Kung tayo'y gustong maging masaya at maligaya. Dahil kung iaakma po natin ito sa 2 buntis na ito, wrong timing dahil matandang-matanda na si Elizabeth. Siya'y nagbuntis pa rin, senior citizen na. Si Maria naman, batang-bata, tinataya ng mga eksperto sa banal na kasulatan. Aged si Maria, 14 to 16 na nagdalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Wrong timing kung atin po itong iaakma sa pamantayan ng tao. Wrong timing din yung paggalaw ni Juan Bautista sa sinapupunan ng kanyang inang si Elizabeth. Dahil lamang doon sa bati, naggagalaw ang sanggol. Wrong timing din yung sabihin natin na ginagawa ni Maria dahil siya rin ay nagdadalang tao. Bakit kailangan niyang tulungan ang kanyang pinsan si Elizabeth na napakalayong lugar? At marami pang kung iisa-isahin po natin na wrong timing. Subalit ang lahat ng ito'y sinasabi ng ating Panginoon, kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging maligaya, lahat ay timing ito ng Diyos. Walang wrong timing na tinatawag, kundi ang lahat ay nakaplano at nakaakma in appropriate time, in a proper time, sa kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon na mangyari ang lahat ng bagay. Sabi nga po ng isang manunulat, there is no such word as an accident, strictly speaking, only terminology. Mayroong terminology na accident, pero ang lahat ng pangyayari ay plano ng Diyos, akma sa Kanyang nilalayon, akma sa Kanyang plinaplano sa bawat isa sa atin. Sa ating pagdiriwang nitong kapiyastahan ng pagdalaw ni Maria, marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon sa pagmamalasakit sa ating kapwa, binibigyan din po dito ng diin. Maliban sa pagpili natin kung papaano tayo magiging masaya at maligaya, ang pagmamalasakit sa kapwa ang binibigyan din po ng diin na kung saan hindi natutulog ang Diyos. Ang ninanais ng ating Panginoon kung ano ang magagawa natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa nangangailangan. Nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, maipaalala sa atin ng ating mahal na Birheng Maria na ang lahat ay mayroong sukli sa paggawa natin ng kabutihan sa mga nangangailangan. Hindi natutulog ang Diyos, mulat ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At kung titingnan din po natin, walang nakakaalam sa ginawa ni Maria na pagtulong kay Elizabeth maliban doon sa 2 bata, 2 sanggol nasa kanilang sinapupunan. Pagtuturo din po ito sa atin na kung tayo ay gumagawa ng kabutihan, hindi kailangang itarpulin, hindi kailangang i-announce. At mismo sa ibang parte ng ating ebanghelyo, nagsasabi ang ating Panginoon, kung ano ang ginagawa ng kanang kamay mo, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay. Kung ano ang kabutihang ginagawa mo, kahit sa pinakamatalik mong kaibigan, huwag mo nang sabihin, hayaan mo na ang Diyos na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo, ang siyang gumanti at magpala sa iyo. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Panginoon, naririto kami ngayon. Nakaandog na aming alam. Wala namin ang alam ko tinapay na bunga ng aming pagsisika. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang ng iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng pagdalaw ni Maria kay Santa Elizabeth. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handa, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo."
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami talan. Ngayon at magkailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sana kasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mother of Christ,
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng iyong galang. Sa iyong anak na nooy masayang nagdarama kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas, at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcino, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan,
Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigil sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tatandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating na ikatatlo ng Hunyo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang mga makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa Kapilya ng San Pedro ipagdiriwang ang mga parokyang gawain. Sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito, mangyayaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyayaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos.